Atapit ang punisa. Nagsimulang tumawa si Day nang makita ang punit-punit at maduming sako. Obviously, itong mga sako ay ginagamit sa pangungulekta ng basura. Isa ka talagang basurero. No, ano ngayon? Gagamitin mo ba ang basura mo sa pagbabayad ng mga bayarin? Kumagalpak sa tawa ang mga tao. Napatingin si Dexter sa kasambahay. Buksan mo ang sako. Ang mga lingkod ay inilalagay sa isang mahirap na posisyon. Kung talagang isang sako ng basura ito, magkakalat ang basura sa buong restaurant. Pagkatapos, ang restaurant ay hindi maaaring bumanga dahil ito ay mabaho ang lahat ng mga customer. Nang makitang walang ginagawa ang kasambahay, walang nagawa si Dexter kundi ang kunin mismo ang kutsilyo at buksan ang sako. Magandang kalungkutan. Isang malaking halaga ng pera ang tumapon mula sa sako, na sumasakop sa 6 na metro kwadrado ng lupa. Nakanganga ang lahat sa pera. Nagiging tense ang atmosphere. Isang sako ng pera. Dapat mayroong higit sa 10 milyong dolyar doon. Hell, sobrang cool ng duo na ito. Literal na nagdala sila ng 10 milyong dolyar nang lumabas sila. At gumamit pa ng mga sako para ilagay ang pera. Parang nagkukunwari lang sila at nag-iinarte noon. Ang hindi sinasadyang pagmamataas ay ang pinaka nakamamatay. Nagsisimula silang makita si Dexter at Don sa isang bagong liwanag. Napatingin si Dexter sa kasambahay. Isama mo ang kabuoang halaga sa bill natin. Okay. Sa paglunok ng malakas, kinuha ng katulong ang pera nang naninginig ang mga kamay. Tumibok ang puso ni Don. Nahirapan siyang huminga. Damn! Sobrang galing ni Dexter. Nabawi niya talaga ang nawala kong mukha. Napakabongga ng lalaki. Manatiling mapagkumbaba kahit napakayaman niya. Napabuntong hininga siya at sinabing, Fatty Dame, anong ginagawa mo dito sa halip na magbayad ng bayarin pagkatapos mong kumain? Hindi mo kayang magbayad. Halika uminom ka sa akin at babayaran kita ng bayarin para sa iyo. Napatulala ang lahat. Paano nakakapagsalita ang isang magandang babae ng napakasungit? Noon lang nakabawi sa gulat ang Dane at ang kanyang mga kampan. Napagtanto nila na nataman nila ang isang matigas na mani sa pagkakataong ito. Imposibleng isa siyang ordinaryong tao. Dahil walang ordinaryong tao ang maglilibot na may dalang 10 milyong dolyar. But then again, hindi ba ordinaryong empleyado lang si Don sa kumpanya? Saan siya nakakuha ng ganoon kalaking pera? Matapos huminga ng malalim para pakalmeyan ang sarili. Gusto ni Day na tumakas matapos bayaran ang kanyang bill. Dexter called out to him nonchalantly, called it right there. Diba I said you can go? Sino man ang tingin ni Dane si Dexter? What now? Do you really think you can do whatever you want just because you're rich? Can you stop me if I insist to leave? Sagot ni Dexter, hindi kita pipigilan na iwan ang sarili ko. You don't deserve that. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Nang matapos siyang magtanong ay biglang nagring ang phone niya. Tawag iyon ng amo ni Dane. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello, sir. Ano? Nakumpis ka na ang kumpanya. Paanong posible iyon? Hindi ako nasaktan ng sinuman. Okay. Nasa Rive Gauche restaurant ako. Dito ako maghihintay. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Habang ang lahat ng nasa eksena ay hindi naman natiling kalmado. Nakumpis ka lang ang kumpanya ni Dane. Napaisip sila sa sinabi ni Dexter kanina. Kung hindi lumuhod at humingi ng tawad ang amo ni Dane sa loob ng 10 minuto. Mabangkarote niya ang kumpanya nila. Ginawa ba talaga ito ni Dexter? Ang pagkabangkarote sa isang kumpanya sa loob ng 10 minuto ay hindi isang bagay na magagawa lamang sa pamamagitan ng pera lamang. Dahil kailangan din ng isang matatag na posisyon. Muli silang pinakita ni Dexter sa ibang pananaw. Nakaramdam sila ng kaunting hiya at takot matapos isipin kung paano nila kinukot siya si Dexter kanina. Kung papanagutan niya sila, hindi nila kakayanin ang mga kahihinatnen. Dahil doon, maraming tao ang nakalusot at nakakita ng mga tagong sulok para pagmasdan ang sitwasyon. Na may maputlang mukha,
Si Dane ay pinagpawisan ng malamig. Marahas na nanginginig ang boses niya habang nagtatanong. Em, ginawa mo ba ito? Sino ka? Kabanata 72. Sabi ni Dexter, hindi ka makatayo at kausapin ako. Lumuhod ka. Nagtadyas ang ngipin ni Dane. Well, inaamin ko hindi ka simpleng tao. Pero masyado ka pang bata para mapaluhod ako. I don't mind lose this job if the company goes bankrupt. What a strong character you have. I hope it stay with you to the end. Ani Dexter. Tumingin si Don kay Dexter na may panaginip na ekspresyon. Mas lalong gumanda ang lalaking ito habang tinitignan ko siya. Maya-maya, may pumasok na lalaking kaldero. Pagkapasok na pagkapasok niya, galit siyang sumigaw. Dane, halika ka nga dito. Nang makita ang lalaking iyon, huminga ang karamihan. Sikat ang pot-bellied na lalaking ito sa Oakwood City. Ang isang tatak, ang The Pope, na nilikha niya ay may market value na 10-10 bilyon. At nakarehistro sa United States. Siya ay nirerango sa 10 pinakamayayamang tao sa distrito ng Rivermouth. Ang akala nila noon ay isang normal na negosyante ang amo ni Dane. Ngunit sa kanilang pagtataka, isa itong impyerno. Ang katotohanan na ang isang pangunahing nakalistang kumpanya ay nabangkarote sa loob ng 10 minuto ay nagpakita sa kanila ng lakas ni Dexter ay malayo sa kanilang imahinasyon. Lumapit si Dane sa lalaking kaldero. Sir, isa, Keith, sinampal ng malapot belid ang mukha ni Dane. Ikaw bastard. Tingnan mo ang ginawa mo. Sabihin mo sa akin. Anong malaking suntok ang nasaktan mo? Sinaman ang tingin ni Dane si Dexter. Siya, si Dexter ang laki ng tiyan ng kaldero na mukhang nagulat. Noong una, inakala niya na ito ay anak ng isang mayamang tao. Na magiging lubhang mayabang. Dominante. At ganin, laking gulat niya, ang taong iyon ay nakakagulat na mapagpakumbaba at mahinhin sa kanyang simpleng kasuotan. Bilang isang batikang negosyante, alam ng palayok na tao na ang tunay na malakas ay palaging napakamapagpakumbaba. Agad siyang napaluhod. Master, I'm very sorry that my subordinate offended you. It was my fault. I guarantee that I will give you a satisfactory explanation today. Naaliw na tumingin si Dexter sa lalaking kaldero. Ang iyong subordinate ay medyo malakas na karakter. Pagkuha ng pahiwatig. Galit na sinaway ng lalaking may tiyan si Dane. Dane, lumuhod ka at humingi ng tawad sa lalaking ito. Kinagat ni Dane ang kanyang mga ngipin. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang mukha. Lumuhod. Ha? Kailangan ko ba talagang lumuhod at humingi ng tawad sa ganitong kaawa-awang trabaho? Hindi naman ako ganoon katanga. Hindi niya pag-aari ang kumpanya. Kaya ang kanyang pagkabangkarote ay wala sa kanyang negosyo. Mawawalan lang siya ng trabaho. Pero at least may dignidad pa rin siya. Napag-alitan ng pot-bellied man. Screw it. Akala mo ba nawalan ka lang ng trabaho? Let me warn you. May nagsampanan ng kaso laban sa iyo para sa bribery at tax evasion with conclusive evidence. You should prepare to rot in jail. Ha? Nakaramdam si Dane ng lamig sa kanyang bulugod. Alam na alam niya kung ano ang kakilakilabot na ginawa niya. Kung siya ay parusahan ng batas, dapat siyang makulong ng hindi bababa sa 10 taon. Ibig sabihin, sira na ang buhay niya. FK, sino yung lalaking kasama ni Don? Gaano siya kalakas para mahanap niya talaga ang ebidensya ng krimen ko? Nawalan siya ng malay at ng hina sa tuhod nang agad siyang lumuhod sa lupa. I was wrong. Don, I shouldn't offend you right now. Please forgive me this once. Hindi ako makakulong dahil may pamilya pa akong dapat pakainin. Tumingin si Dexter kay Don na may matamis na ngiti. Don, he asked you to have drink with him now. Why don't you go and have drink with him? Pagkatapos, inabot niya kay Don ang isang bote ng alak. Kinuha ni Don ang bote na may nakakalokong ngiti. Salamat Dexter. Lumapit siya sa Dane at ibinuhos ang buong bote ng alak sa kanyang ulo. Gusto mong sabay uminom. Diba? Uminom ka pa. Matabang baboy. Sigurado kang may lakas ng loob na sabihin na may pamilya ka na. Hindi ka ba naaawa sa kanila pagkatapos mong sirain ang napakaraming babae?
Hindi ka titigilan ni Dexter kung ang lakas ng loob mong asarin sila ulit. Kabanata 73, Terry na Dexter. Hindi na siya nagalit dahil ang yabang niya ay lubos na nasisiyahan. Sabi ni Dexter, galit pa rin ako. Kinuha niya ang bote ng alak at binasag sa ulo ng Dane. Nabasag ang bote at tumalsik ang dugo sa kanilang paligid. Hawak ang kanyang ulo. Ang Dane ay bumagsak sa lupa at pumulupot sa isang bola na may sumisigaw ng dalamhati. Pagkatapos ay tinanggal ni Dexter ang kanyang puting guwantes at inihagis sa lupa. Hindi ka mabubuhay pagkatapos makipaglokohan sa akin. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Fahar. Biglang huminto si Don sa harap ng pinto. Ay oo, pera. Dexter, pera natin. Tapos, babalik na sana siya para sa pera nang pigilan siya ni Dexter. Hilingin sa may-ari ng restaurant na ibalik ito sa amin. Sabi ni Dexter, grabe nga pala ang steak dito. Huwag ka nang babalik dito. Mapaglarong komendat si Don. Sige, Dexter. Nahihirapang bumangon si Dane pagkaalis ng dalawa. Shit, Don. Babalik ako para sa'yo. Sumuray-suray siya patungo sa pinto. Gayunpaman, bago siya makalabas, apat na truck ng militar ang biglang huminto sa labas ng pinto. Tumalon palabas ng truck ang mabigat na armadong mga sundalo na nakakamouflage at pinalibutan ang restaurant sa isang mahusay na sinanay na paraan. Pinangunahan ni Lone Wolf ang koponan sa isang western restaurant. Frozen. Sa lupa. Mga kamay sa likod ng ulo mo. Natakot ang mga tao sa kanilang isipan. Shit! Bakit naging alerto ang hukbo? Umabot na talaga sa militar ang lakas ng kabataan. Kahit alam nilang napakalakas ni Dexter. Minamaliit pa rin nila ang lakas nito. Ang lahat ay nagmamadaling bumagsak sa lupa habang ang kanilang mga kamay ay nasa likod ng kanilang mga ulo. May mga nahihiyang manunood pa nga na umihi sa kanilang pantalon dahil sa takot. Walang pakialam na tanong ni Lone Wolf. Sino sa inyo si Dane Edward? Sino subukang tabiusan ang sarili? Itinuro ng lalaking palayok ang Dane. Ayan na siya. Itinutok ni Lone Wolf ang kanyang baril sa hita ng Dane at walang pag-aalinlangan na nagpaputok. Pinaghihinalaan namin na isa kang especially iyan ng US. Kaya sumama ka sa amin. Ha, matagal na umalangaungaw sa isipan ng lahat ang putok na iyon. Nasinabayan pa ng sigaw ng Dane. Isang especially iya ng US. Nawala ng malay si Dane sa takot. Bago siya nawala ng malay. Umalangaungaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Dexter bago siya umalis. Hindi ka mabubuhay pagkatapos makipaglokohan sa akin. Umalis si Lone Wolf na kasing bilis ng pagdating niya. 5 minuto pagkatapos nilang umalis. Tahimik pa rin sa western restaurant. Hanggang sa lumabas ng restaurant ang palayok na lalaki ay nanambalik ang pakiramdam ng mga customer at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Ang tatlong babaeng kasamang dinala ni Dane ay naghiwalay na rin at umuwi sa kanilang sariling bayan para magdamag. Walang nangahas na kunin ang 10 milyong dolyar sa lupa. Ito ay dahil ang perang ito ay mas nakakatakot kaysa sa ghost money. At kung sino ang kumuha nito ay mamamatay. Nang makaalis na ang lahat ng customer. Lumabas sa sulok ang may-ari ng western restaurant. Basang-basa sa malamig na pawis. Nanginginig ang mga paa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ng pera at maingat na inayos ang mga notes. Agad namang humakbang ang mga kasambahay at security guard para tulungan siya. Tanong ng isang kasambahay sa mahinang boses. Sir, si open pa po ba tayo ngayon? Screw it. Pagmumura ng amo. Hindi mo ba narinig na sinabi niyang masama ang mga steak natin? Sarado na ang restaurant natin simula ngayon. Tsaka tanggalin mo na ang bill. Hindi natin pwedeng galawin itong 10 milyon. Yes, sir. Nagmamadaling sagot ng kasambahay. Nang matapos si Lacey sa kanyang trabaho sa steel mill. Handa na siyang bumalik sa western restaurant. Pero tinawagan siya ni Don at sinabing tapos na silang kumain at uuwi na sila. Kaya naman umuwi na si Lacey. Kabanata 74. Si Daniel at ang kanyang asawa ay nanonood ng TV sa bahay. Nang mapagtantong bumalik si Lacey na mag-isa, nagtanong agad si Hannah. Nasaan si Dexter? Lacey, bakit hindi siya sumama sa'yo? Nagtampo agad si Lacey. Ma'am,
I just got home from work after such a busy day and yet tinanong mo muna ako tungkol kay Dexter kahit kumain na ako. I am your biological child, not him. So, tanong ni Hannah, kumain ka na ba? Oo. Sagot ni Lacey, ano naman si Dexter? Napigilan si Lacey. Desperado na talaga ang mga magulang ko. Nagpalit siya ng sandals at sinabing, bumalik na si Donnie. At lumabas si Dexter para kumain ng western food kasama niya. Nakahinga ng maluwag si Daniel. What a relief. Akala ko nag-away kayong dalawa. Tanong ni Hannah bakit bumalik si Donnie. Nagbakasyon ba siya? Mom, he graduated with a fold matagal na ang nakalipas. Anyway, he will be here soon. You have to clean up this place. Sige, umayag si Leon at nagmamadaling inayos ang bahay. Sabay lumaki si na Lacey at Don kaya sobrang close sila. Si Hannah ay naging ninang pa ni Don. Kaya palaging tinuring ni Hannah si Don bilang kanyang anak. Habang naglilinis siya ng bahay ay nagtanong siya, Lacey, magkasundo ba si na Donnie at Dexter? Mahilig manligaw ng ibang tao ang babaeng yon. Sana hindi niya maina si Dexter. Umiti nang nakakaloko si Lacey. Haha, Mom, let me tell you. Si Donnie ay nagiging magaling na sa pang-uuyang sa iba. Walang paraan na magkasundo sila. Tinawag pa niyang basura si Dexter ngayon. Hahaha, ang galing mo talaga no. Ni hindi man lang siya naglakas loob na gumawa ng ingay sa harap ni Donnie. Sobrang proud siya, dahil masaya siya na kasama si Donnie sa team niya. Hindi niya kinaya na makipagkompetensya si Dexter para sa atensyon ng mga magulang niya. Medyo nag-aalala si Liu Huan. That's no good. Kailangan kong kausapin si Donnie pagbalik niya. Tutal bayaw naman niya si Dexter. Paano niya siya tatantonin ng ganito? Maya-maya, bumalik si na Dexter at Don. With a lot of things in her hands. Sumigaw si Don pagkapasok na pagkapasok niya. Pare, Mom, pupuntahan ka ngayon ng makulit at magandang prinsesa mo. Napangiti si Daniel. Natutuwa. Oo, Donnie, lumaki ka na. No, sinugod siya ni Hannah at kinuha ang regalo niya. Hoy babae, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang bibili ng mga gamit natin? Tingnan mo ang kulit mo. Dapat mong gamitin ang pera pambili ng pagkain mo. Sagot ni Fahar, kumpara ba ang pera sa kaligayahan ninyong dalawa? Saway ni Lacey kay Dexter, bakit ba ang negligent mo? How could you let Donnie carry so much stuff by herself? Malungkot si Dexter. Gusto ko siyang tulungan. Pero hindi niya ako pinayagan. Yeah, that's right. Sock, sagot ni Lacey. Hindi ka gusto ni Don. At ikalulugod pa niyang kunin ito mula sa iyo. Walang paraan na hindi kanya hahayaang magdala ng mga bagay. Matapos iabot kay Hannah ang kanyang regalo. Bumagsak si Don sa sopa. Pagod na ako. Pagkaupo na pagkaupo niya ay may bigla siyang naalala. Habang nagmamadaling tumayo, at hinayla si Dexter sa sofa. Dexter, maupo ka na at magpahinga. Pagod ka siguro. Ano? Nakanganga ang mga hinten. Anong meron sa babaeng ito? Kailan pa siya naging magalang? Nilagay ni Lacey ang kamay niya sa noo ni Donnie. Walang lagnat. Kabanata 75. Napangiti ng mahina si Dexter na umupo sa sofa. Pagkatapos ay nagmamadaling nagsalin si Don ng isang tasa ng tsaa kay Dexter. Uminom ka, Dexter. Kinuha ito ni Dexter at dahan-dahang humigop ng tsaa. Paulit-ulit na kinusot ni Lacey ang kanyang mga mata. Sa pag-aakalang may nakita siya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Daniel at ang kanyang asawa nang makita nilang magkasundo ang dalawa. Inis na inilibot pa ni Hannah ang mga mata kay Lacey. Nauna nang sinabi ng huli na abismal ang relasyon ng dalawa at tinawag ni Don na human trash si Dexter. Hindi ito tumutugma sa katotohanan. Siguradong niloloko ako ni Lacey. Malungkot si Lacey. Ang dalawa sa kanila ay malinaw na nag-atake at napupuot sa isa't isa isang oras na ang nakakaraan. Pero ngayon, si Don ay naging katulong na babae ni Dexter. Tanong ni Lacey, Donnie, anong meron? Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Don. Sabi ni Lacey, hindi naman ganito ang ugali mo kay Dexter dati. Tell me, may ginawa ba siya sa'yo? Oh, may dumi ba siya sa'yo?
Hindi. Ano kaya ang dumi ko? Dagdag ni Don. On the other hand, Lacey, it wasn't cool for you not to tell me ahead of time that Dexter is so capable. Nataranta si Lacey. Ano ang kaya niya? Well, bukod sa kung ano paman. Pag-uusapan ko ang dismissal. Itinuro ni Don. Ang sako ay hindi naglalaman ng basura. Ngunit 10 milyong dolyar. 10 milyon. Sa sako, nabulunan ng hininga ang mga hinten. Mabilis na tanong ni Lacey. Dexter, what's wrong? Nako, dapat narinig mo ang tungkol dito. Inilunsad ng pamilyang Schneider ang 10 bilyong proyekto. Love in a Fallen City. Paliwanag ni Dexter. Nagkataong nasa 10 hektaryang lupain sa silangang rehiyon ang site ng proyekto. Kaya binili nila ito ng 10 milyon. Natigilan ang mga hinten. Ngunit agad silang natuwa. Napaluha pa si Hannah. 10 milyon. 10 milyon. Hindi tayo makakaipon ng ganoong kalaking pera kahit na magtrabaho tayo ng walang hanggan. At walang ginastos sa pagkain at tubig. Dexter, kumita ka pa ng 10 milyon para sa pamilya natin. Napakahusay mo. Kaya, halo-halo rin ang nararamdaman ni Daniel. Noong sinabi ni Dexter na ang isang piraso ng lupa ay maaaring halagahin ng 100 beses. Hindi kami naniwala sa kanya. Ngayon ay tila kami ang mga tanga. Dexter, makikinig kami sa iyo tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo sa hinaharap. Hindi sigurado, sinabi ni Lacey. Mom, Dad, nakuha namin itong 10 milyon mula sa pagbebenta ng aming lupa. Wala itong kinalaman sa kanya. Sabi ni Hannah, Lacey, huwag mong kalimutan na ayaw mo ng 10 hektarya ng lupa ngayon. Kung hindi dahil kay Dexter. Itong 10 milyon na ito ang kinuha ng lolo mo. At hindi kami, ha, lolo at tito mo. Kahit nakala nila ay malaki na ang natamo nila sa pagkuha ng 1 milyon para sa isang 10 hektaryang lupa na pakapalaya isipin na umiiyak sila sa sulok ngayon. Sa wakas ay naintindihan na ni Don. Nakuha mo pala itong 10 milyon sa pagbebenta ng lupa mo. Oo nga pala, kilala mo ba si The Pope? Ipinasara ni Dexter ang kumpanya sa isang salita lang. Napabuntong hininga si Lacey. The Pope, that's a big listed company. Dexter, isasara mo ba talaga sa isang salita lang? Kaya mo ba talaga? Pero maya-maya, bigla niyang sinampal ang sarili sa ulo nang sa wakas ay maisip niya ito. I understand now. Dexter, hinahanap mo siguro ang director ng Industrial and Commerce Bureau. Hindi umimik si Dexter. Mukhang sang-ayon naman siya sa sinabi niya. Ang direktor ng koanihan ng pang-industriya at komersyo ay may papel sa pangyayari ngayon. Pero, supporting role lang iyon. Panunuyang sabi ni Lacey, better not give him too much trouble. Dexter, malaki lang ang utang niya sa atin. Kung patuloy mo siyang pinapasweldo, paano kung tumanggi siyang tulungan tayo kapag kailangan talaga natin ang tulong niya in the future? Ano ang gagawin natin? Gawin. Gawin. Nagulat si Don. Wow. Dexter, kilala mo pa ang director ng Industrial and Commerce Bureau. Sagot ni Lacey. Uy, nagkataon lang. Dati kasi may kidney stones ang director ng Industrial and Commerce Bureau. At nagkataon lang na napagaling ni Dexter. Dahil doon, lagi siyang nagpapasalamat kay Dexter. Kabanata 76. Tumango si Don. Medyo nadismaya. Ang pera ni Dexter ay talagang kay Lacey at sa kanyang pamilya. Habang ang kanyang kapangyarihan ay hiniram ng pagkakataon. Kaya hindi siya kasing galing ng inaakala ko. Medyo malakas lang siya sa mga normal na tao dahil sa pamilya Lacey. Gabi na. Kaya natulog si Daniel at ang kanyang asawa pagkatapos makipag-chat saglit kay Don. Samantala, dinala ni Lacey si Don sa kanyang kwarto para matulog. Pulong ni Don, baka sa sopa ako matulog. You are my guest. How can I let you sleep on the couch? Tumanggi si Lacey. Let Dexter sleep on the couch tonight. Tanga, kailangan mong pag-isipan ang ginawa mo ngayon. Inosente ang mukha ni Dexter. Anong ginawa ko? Ano bang dapat kong isipin? Napatingin si Lacey sa kwarto ng kanyang mga magulang. Mga magulang ko sila, hindi sayo. Okay,
Napagtanto ni Dexter na sinisisi siya ni Lacey sa pakikipag-away sa atensyon ng kanyang mga magulang. At nakaramdam siya ng selos. Pero hindi ko mapigilan kung ipagpipilitan nilang maging mabait sa akin. Maagang umalis si Fahar kinaumagahan. Dahil sarado ang The Poke, kung saan siya nagtatrabaho noon. Kailangan niyang maghanap ng ibang trabaho. Bagamat ininungkahi ni Lacey na magtrabaho si Don sa kanyang hilainggen ng bakal. Tumanggi ang huli. Pagkatapos ng lahat, siya ay graduate ng FOD. Plano niyang magtrabaho ng 2 taon upang makakuha ng ilang karanasan bago siya magtatag ng isang kumpanya ng teknolohiya. Kung hindi, sayang ang kanyang mga kwalifikasyong pang-akademiko. Nag-aalmusal si Lacey at ang kanyang pamilya nang mapuko ang kanilang atensyon ng isang nagkakagulo sa labas ng kanilang tahanan. Tumungaw si Hannah sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga kapitbahay na nakakulong. Nag-uusap. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Pagkatapos kumain ng ilang subo pa, inilapag niya ang mga kubyertos at sinabing, "Bumaba ako para alamin kung ano ang nangyari." Pagkatapos, bumaba siya, kasunod si Daniel. Natuwa naman si Lacey. Sa palagay ko hindi na nila mababago ang kanilang pagmamahal na sumama sa pagsakay. Napangiti si Dexter. "This is life. Ine-enjoy lang nila. Kunwaring galit." Sinabi ni Lacey, isantabi na natin yan. Napag-isipan mo ba ang mga kilos mo kagabi? Si Dexter ay emotionally drained. Mula ngayon, pinakamahalaga na ang asawa ko. Pag-aari mo na ako ng buo. Matagumpay na ngumiti si Lacey. Mas ganyan. Bilisan mo na kumain. Kailangan na natin magtrabaho pagkatapos nito. Mabilis na napansin ni Hannah na bumaba upang masaksihan ang kaguluhan. Kung ano ang nangyayari, bumili pala ng bagong BMW ang anak ng kanilang kapitbahay na si Madison Burke na nagkakahalaga ng mahigit 500,000. Tinahid ng mga kapitbahay si Madison. "Madison, ang BMW na ito ay napakaranggol. Dapat ay napaka-komportableng maupo. Maaari mong i-enjoy ang iyong buhay mula ngayon. Bilang ang pinakamahal na kotse sa aming kapitbahayan ngayon. Tinataas nito ang antas ng aming kapitbahayan. Mayaman si Mark sa murang edad. Sigurado akong magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. May girlfriend ba si Mark? Nagkataon na single ang pamangkin ko. Madison enjoys na showred na may mga papuri. Pumakas ang mukha niya sa pagmamalaki. Samantala, nagpapaputok si Mark sa kalapit na mga paputok para ipagdiwang ang kanyang bagong pagbili ng sasakyan. Sa madaling salita, ito ay upang ipaalala sa kapitbahay na siya ay bumili ng bagong kotse." Nagpout. Si Hannah muttered, "Ano ang magandang tungkol sa pagbili ng bagong kotse? Anyway, may alitan noon sina Hannah at Hale sa parking space. At hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakausap kahit nagkikita sila sa kalye. Dahil doon, hindi na kaya na ni Hannah na makitang ipinagmamalaki ng kanyang mga kaaway ang kanilang kayamanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Madison ang kanyang bulong. Na sarkastikong nagtanong, "Ano ang sinabi mo, Hannah?" Kabanata 77, "Wala," casual na sagot ni Hannah. "Ano sa tingin mo ang bago nating sasakyan?" Tanong ni Madison. Hannah gave a half-hearted reply. "Not bad. Bagong sasakyan yan. Kaya syempre maganda." Nagpapakitang gilas si Madison. "Siya nga pala, Hannah. Halos 10 taon ka nang nagmamaneho sa iisang sasakyan. At matagal na itong wala sa merkado. Oras na para bumili ka ng bagong sasakyan." Nakasimangot na sagot ni Hannah. "You don't need to worry about that." Madison's son Mark scoffed. "Daniel, you have to move your car. I need this parking space. Bakit ko ililipat ang kotse ko?" Walang pakialam na tanong ni Daniel. Sagot ni Mark, "Mahigit 500,000 ang halaga ng bago kong sasakyan. Ayokong magasgas. Bale gasgas na ang sasakyan mo dahil luma na. Pwede mong iparada kahit saan. Plus, public place siya. Kaya ikaw wala kang karapatang pagmamayari." Nang marinig ito ni Daniel, napuno ng galit, "With a mileage of under 100,000 kilometers. Bago pa rin ang sasakyan ko.
Kotse pa rin ito kahit na hindi ito kasing bago nang sa iyo. Walang gustong magisgasan ang sasakyan nila. Sa pagkakataong ito, biglang narinig si Dexter na nagsabing, "Tay, totoo ang sinasabi nila. Talagang luma na ang sasakyan natin." Sinubukan ng lahat na magpigil ng tawa sa narinig. Siguradong may mali sa ulo ng manugang ni Daniel. Kinakampihan talaga niya ang outsider imbes na si Daniel. Haha, ano ang kakaiba? Napahiya naman sina Daniel at Hannah. Palihim na kinurot ni Lacey si Dexter sa galit. Anong ginagawa mo ngayon? Nagsasabi lang ako ng totoo. Dagdag pa ni Dexter, Dad. May ipapadala ako na magdadala ng sasakyan sa tambakan mamaya. You needn't worry. Kaha, hindi na napigilan ng mga tao ang kanilang sarili at umagalpak ng tawa. Paano nga ba naisipan ng lalaking ito na dalhin ang sasakyan sa isang landfill? Si Hannah ay parehong nairita at nahihiya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Nais ni Daniel na ibaon ang kanyang ulo sa buhangin upang itago ang kanyang kahihiyan. Anong ginagawa ni Dexter? Sa oras na ito, isang lalaking may makinis na buhok sa likod ang lumakad sa karamihan. Dumating siya kasama ang dalawang lalaki. Bawat isa ay may dalang portfolio. Sa wakas na hanap na kita, Mr. Cruz, naglakad ang lalaki papunta kay Dexter. Hingal na hingal. Ang lalaki ay walang iba kundi isang Western restaurant owner. Dumating siya para ibalik kay Dexter ang 10 milyon na naiwan niya sa restaurant. Walang pakialam. 1/4. Natumanggo si Dexter bilang pagsang-ayon. Curious. Lacey asked, sino sila Dexter? Nagmamadaling sumagot ang lalaki na may paggalang. Oh, let me introduce myself. Ako ang may-ari ng Rive Ghost Restaurant. With apelyido, Wallace. Si Mr. Cruz ay kumain sa restaurant ko kahapon at nag-iwan ng pera doon. I came to return the money. Paumanhin ni Lacey. Paumanhin sa abala. Mr. Wallace. Maaari kang tumawag. At kami na mismo ang kukuha nito. Naisip ng lalaki. Kalimutan mo na ito. Naging descended ang restaurant ko pagkaalis niya minsan. Makakaligtas ba tayo kung aalis ulit siya? Naisip man niya, hindi siya naglakas loob na ipakita iyon. Sabi niya na may matinding ka ba? Wala lang. Tungkulin natin na ihatid ito. Pagkatapos ay inilagay niya ang 3 malita sa harapan ng BMW at isa-isa itong binuksan. Mr. Cruz, may kabuuang 10 milyong dolyar ang naiwan mo sa aking restaurant. Nasa briefcase na ito lahat. Pakisuri, babalik ako at hahanapin ang natitirang pera kung mali ang halaga. Nakanganga ang lahat sa pera sa gulat. Biglang naging tense ang atmosphere. Sinulyapan ni Dexter ang malita at sinabing, Ma, Dad, you can take this money to buy a new car later. Just throw the old car in the landfill. Dagdag pa niya, anyway, you have to spend this $10 million. Because there's nowhere to keep it in the house. Dad, Mom, what's wrong with you? Natauhan na lang si Hannah matapos silang tawagan ni Dexter ng ilang beses. Mabilis na tumakbo. Isinara niya ang briefcase. At sinigawan si Daniel. Daniel, anong ginagawa mong tulala ka dyan? Bilisin mo at buksan mo ang pinto ng kotse. Kabanata 78. Nagmamadaling kinuha ni Daniel ang susi ng sasakyan at binuksan ang pinto. Pagkatapos ay inilagay ni Hannah ang lahat ng pera sa kotse at nilock ang kotse. Noon lang siya tuluyang gone on. Pagkatapos noon, panunumbat niyang sinabi, Dexter, kailangan mong itigil ang pagiging makakalimutin mo. Paano ka magiging pabaya at mawawala ng ganoon kalaking pera? Mag-iingat po ako sa susunod. Mom, napangiti si Dexter. Samantala, lahat ng kapitbahay ay natulala. Napakalaking swerte ng 10 milyon. Ang kanilang mga naipon sa buhay ay hinding-hindi aabot sa 10 niyan. Pero aksidenteng nag-iwan ng pera si Dexter sa restaurant. Bibili pa sila ng kotse sa halagang 10 milyon. Ang hindi sinasadyang pagpapakita ng kayamanan ay nagulat sa kanila. Ang 500,000 na kabibili lang ni Hales ay medyo sira na. Sina Madison at Mark ay nahiya. Gusto nilang maging invisible bago bumalik sa katinoan ang mga tao.
Siniko ng isang palayok na lalaki ang mga tao para puntahan si Dexter. Kaya manatili ka rito, Mr. Cruz. Ang palayok na lalaking ito ay ang may-ari ng The Pope. Hindi niya matanggap na sa isang salita lang na bangkarote na ni Dexter ang kumpanya niya. Kaya naman, pumunta siya para bigyan ng pera si Dexter. Umaasang ililigtas ni Dexter ang kanyang kumpanya. Napatingin si Dexter sa lalaking kaldero. Ano ang problema? The pot-bellied man explained his intentions with a flattering smile. Mr. Cruz, you accidentally left 10 million in my company yesterday. I'm here to return it to you. Natahimik ang karamihan. Isa pang 10 million. Impyerno. Ang paghahambing ay isang nakamamatay na kasiyahan. Sa halip na isang manugang, ang mga hinten ay tila nakakuha ng isang naglalakad na ATM. Utos ni Hannah, Daniel, ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto ng kotse dali. Nanginginig ang mga kamay. Ginawa ni Daniel ang sinabi sa kanya. Panay ang utos ni Hannah sa kanya. Wala nang space sa sasakyan. Buksan mo ang trunk. Sobra na ang yabang na ito. Nanginginig na binuksan ni Daniel ang ball. Napaisip siya sabay ngiti ng mapait. Can you tell me in advance if you ever want to do something like this again? Stupid Dexter. Alam mo may sakit ako sa puso. Ang bagong binili na BMW ni Hales ay nagsimula sa isang dagendong at mabilis na umalis. Hindi na sila maaaring manatili pa rito at naisipan pa nilang umalis. Matapos harapin ang mga gawain sa kapitbahayan. Sumakay sina Dexter at Lacey ng taxi papunta sa pagawaan ng bakal dahil puno ng pera ang lumang sasakyan na walang puwang para sa alinman sa kanila. Habang nasa taxi, biglang sinabi ni Lacey, Dexter, tawagan mo ang mga magulang ko. Magdeposito sila ng 20 milyon sa bangko. At gumamit ng mga 500. 000 hanggang 600. 000 para makabili ng Mercedes-Benz. Bakit hindi mo sila tawagan sa sarili mo? Nataranta si Dexter. Sagot ni Lacey, sa tingin mo ba makikinig sa akin ang mga magulang ko? Tama iyan. Sandaling nag-isip si Dexter. Gayunpaman, ininumungkahi kong bumili tayo ng Rolls Royce Phantom sa halagang 10 milyon. Hindi ganoon kaganda ang kalidad ng Mercedes-Benz. Nabasa ko ang balita kanina tungkol sa pagtagas ng langis sa kanilang bagong sasakyan. Gate ni Lacey. Ang ganitong mamahaling sasakyan ay hindi natin kayang bayaran. Kumuha ng Mercedes sa pagkakataong ito. Walang choice si Dexter kundi sumuko. Okay. Kahit anong sabihin mo, sa oras na ito, isang malambot na advertisement para sa 10 bilyong proyekto ng Schneiders ang nag-play sa radyo sa taxi. Tanong ni Dexter, Lacey, magiging interesado ka bang magbid sa malaking proyekto ng pamilyang Schneider na ito? Napabuntong hininga si Lacey, makikipagtulungan ba ang pamilya Schneider sa isang maliit na hilinggan ng bakal tulad ng sa amin sa isang proyekto na ganito ang laki? Pagpapalakas ng loob ni Dexter, subukan mo lang. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Napaisip si Lacey. Kung tutuusin, may oras ako sa panahong ito. Magtatrabaho lang ako sa mga bidding proposal. Who knows? Baka may milagro. Ah! Hindi napigil ang matawa ng taxi driver. Napakayabang ng mag-asawang ito. Kabanata 79. Hamilton Construction sa lungsod ng Oakheart. Maagang dumating si Jackson sa kumpanya gaya ng dati. Tinitingnan din niya ang proyektong Love in a Fallen City na inilunsad ng pamilyang Schneider. Kaya gusto niyang bantayan ito at himukin ang kanyang mga empleyado na kumpletuhin ang panukala sa pagbid para sa proyekto sa lalong madaling panahon. Kung nanalo sila sa tender, ang pamilya Hamilton ay makakagawa pa ng karagdagang pag-unlad at patuloy na magpapatuloy. Lumapit sa kanya ang kanyang sekretarya para iabot sa kanya ang isang tasa ng kape. At bamulong, Mr. Hamilton, alam ko na kung ano ang itinatanong mo. Interesado nga si Lacey na magbid sa proyektong Love in a Fallen City at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang panukalang bid. Kumunot ang noo ni Jackson. Siyempre, ayaw niyang maglamang si Lacey. Kung lumawak ang pabrika ni Lacey, hindi niya ito mapipilit na pakasalan siya. Sa teorya,
Ang maliit na lazy steel mill ay hindi karapat-dapat na pumasok sa tender. Ngunit pagkatapos dalhin ni Dexter ang 100,000 order mula sa pamilyang Schneider noong nakaraang pagkakataon. Pinaghinala ni Jackson na si Dexter ay may espesyal na koneksyon. Kaya naman, kailangan niyang seryosohin ang bagay na ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pigilan si Lacey sa pagbid. Nakakunot ang noo. Nagsimula siyang mag-isip ng mabuti para makagawa ng plano. Agad namang nagningning ang kanyang mga mata nang may pumasok na disenteng ideya sa kanyang isipan. Nagmamadali niyang sinabi sa kanyang sekretarya. Go and invite Adam and Jeremy. Inform them of something important. Agad namang tumanggo ang sekretarya at ginawa ang kanyang trabaho gaya ng sinabi sa kanya. Di nagtagal pagkatapos noon. Inanyayahan sina Adam at Jeremy sa tahanan ng Hamilton. Nag-aalala si Adam. Jeremy, bakit sa tingin mo pinapunta tayo ni Jackson? Napabuntong hininga si Jeremy. Ouch! It must be because of Lacey again. When Dexter faked his death last time, Jackson also went to her funeral. He obviously said on the spot that he wants me to send Lacey to him in 10 days. Or he will find a way to deal with the family us. Ikasyam na araw ngayon. Nasa dulo na si Adam. Oh my, this girl is so annoying. The loser she got is not even worth fawning over Jackson. Bakit ba ang tigas ng ulo niya? Hinding-hindi ko siya papakawalan kung madawit ang pamilya namin dahil sa kanya. Sabi ni Jeremy, hindi naman ganoon kahirap na pakasalan si Lacey kay Jackson. Interesadong tanong ni Adam, anong ibig mong sabihin? May paraan ka ba para kumbensihin si Lacey? Iminungkahi ni Jeremy sa isang mapanlin lang na paraan kapag ang pagtulak ay dumating upang itulak. Maaari nating droga si Lacey at patulogin siya kasama si Jackson. Tinitigan ni Adam si Jeremy ng bulok na mga mata. Labas! Dagdag pa niya, pamangkin mo si Lacey. Paano mo naisip ang gawin ang kasuklam-suklam na bagay sa kanya? Nakonsensya, nagmamadaling sinabi ni Jeremy. Dad, sinasabi ko lang, hindi ko naman talaga gagawin. Sa oras na ito, pumasok si Jackson. Biglang naging tense ang atmosphere sa kwarto. Tumayo si Adam at bumati ng may paggalang, Mr. Hamilton. You are here. Please sit down. Umupo si Jackson at inalok silang dalawa ng sigarilyo. Mr. Hinton, I invite you to discuss matters pertaining to marriage. How are the preparations on Lacey's part? I am ready to marry Lacey any moment. Bakas sa mukha ni Adam ang nakakatakot na ekspresyon. Mr. Hamilton, huwag kang mag-alala. I'll be sure to persuade Lacey pagbalik ko. She's too lost as to how. Isang dismayadong buntong hininga ang pinakawala ni Jackson. Hindi ito ang unang beses na sinabi mo sa akin ito. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako? Namula si Adam. Paano kung ituro kita sa tamang direksyon? Agad na nagningning ang mga mata ni Adam. Mr. Hamilton, may paraan ka ba para kumbensihin si Lacey? Kabanata 80, sinabi ni Jackson. Narinig kong nagbibid si Lacey sa proyektong Love in a Fallen City. Kailangan kong nakawin mo ang kanyang panukala sa pagbid at palitan siya ng isa pa. Kukunin ko ito mula doon. Nabubuluhan si Adam. Mr. Hamilton, ano ang layunin ng paggawa ng ganoong bagay? To be honest, judging by the scale of the Lacey steel mill, they are not a threat to you in the tender. Tsaka, magbabago ba siya ng isip kahit na ipinagpalat ang mga panukala sa bid? Nakangiting walang pakialam. Lumapit si Jackson sa tenga ni Adam at bangulong ng ilang salita. Namutla ang mukha ni Adam matapos marinig ang kanyang sinabi. Mr. Hamilton, hindi ba masyadong delikado na gawin ito? Baka madamay ang buong pamilya ko kapag umabot sa timog. Tiniyak siya ni Jackson. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng panganib. Saglit na nag-isip si Adam. Sa wakas, nagngangalit siya at sinabing, okay. This time gagawin ko ang sinabi mo, Mr. Hamilton. Matapos umalis sa pamilya Hamilton, tinawagan kaagad ni Jeremy ang kanyang anak na babae. Si Lily. Lily, may ipapagawa ako sa iyo. Magtrabaho ka sa factory ni Lacey.
Si Lacey ay nag-o-overtime para tapusin ang kanyang mga panukala sa pag-bid. Habang si Dexter, ngayon ay isang salesman, ay binigyan ng isa pang tungkulin ni Lacey, na isang quality inspector. Sa mga oras na ito, gumagala si Dexter sa workshop. Binabantayan ng mga manggagawa nang puno na ang mga kamay ni Lacey. Pumasok si Lily sa kanyang opisina. "Lacey, busy ka ba?" Matapos makita si Lily, naramdaman ni Lacey na may masamang mangyayari. Walang magandang nanggagaling kay Lily sa tuwing darating siya. Kaya, hindi dapat magkaroon ng anumang mga pagbubukod sa oras na ito. Medyo nag-iingat siya. "Well, I'm a bit busy. Bakit ka ba bigla-bigla?" "Lily," nakangiting nagkukunwari si Lily. "Bilang pinsan, hindi ba dapat ako ang bumisita sa'yo?" Pagkatapos ay inilagay ni Lily sa mesa ang dalawang kahon ng 6 walnuts na dinala niya. "Lacey, dapat uminom ka pa. Maganda sa utak." Ibinaba ni Lacey ang kanyang trabaho at sinabing, "Salamat. Seryoso, Lily. Bakit ka nandito?" Napabuntong hininga si Lily. "Lacey, wala akong mahanap na trabaho ngayon kaya gusto kong magtrabaho sa steel mill mo." "Ha?" Nagsalubong ang kilay ni Lacey. Gusto ni Lily na magtrabaho sa aking hilinggan ng bakal. Sa mataas na pamantayan ni Lily, imposibleng maging interesado siyang magtrabaho sa ganoong kaliit na pabrika ng bakal. Sa makatuwid, ang unang reaksyon ni Lacey ay tiyak na mayroong isang bagay na hindi kapani-pani walang nangyayari. Gayunpaman, wala siyang ideya kung anong motibo ni Lily. Patuloy na nagmamakaawa sa kanya si Lily. "Tulungan mo naman ako, Lacey. Wala akong mahanap na trabaho at wala akong magawa sa bahay kamakailan. Araw-araw, inihimok ako ng tatay ko na makipag-blind date. Nakakainis naman. Aminado ako na napakasama ko noon sa iyo at pinagsisisihan ko iyon." Lamambot si Lacey. Pagkatapos ng lahat, sila ay pamilya. Hindi niya ito kayang tanggihan. At saka, ngayong umunlad na ang steel mill, talagang kailangan niya ng talento. Sa wakas, tumanggo siya. Maaari kang magsimula bilang isang clerk. At ang iyong karaniwang buwan ng sweldo ay 4,000 dolyar. Pumunta at i-compile ang ulat ng produksyon noong nakaraang buwan. At ipaubaya mo ito sa akin. Tuwang-tuwa na tumanggo si Lily sa ulo. Walang problema. Pagkatapos bigyan siya ng mga tagubilin. Si Lacey Hinton ay bumalik sa paggawa sa isang panukalang bid. Hanggang alas 8 ng gabi ay sa wakas ay natapos na niya ang panukalang bidding. Pagkatapos mag-stretch, naghanda si Lacey na magpadala ng panukalang bid sa pamilya Schneider. Gayunpaman, biglang lumapit si Lily sa kanya. Nagtanong, "Saan ka pupunta?" "Lacey," matapat na sagot ni Lacey. "Magpapadala ako ng bid proposal sa pamilya Schneider." Tuwang-tuwang sabi ni Lily. "Lacey, ipadala ko sa kanila. Daanan ko ang Schneiders pag-uwi ko." Nag-alinlangan si Lacey. Ang panukalang handog na ito ay napakahalaga at confidential. Kaya labis siyang nag-aalala na ibigay ito kay Lily. Kabanata 81. "Lacey, hindi ka ba naniniwala sa akin?" Tanong niya. "Pamilya tayo. At makikinabang din ako kung kikita ka. Sa tingin mo ba magkakamali ako dito?" Saglit itong pinag-isipan ni Lacey Hinton bago tuluyang binigay kay Lily ang isang bid. Kung ganoon ay salamat, masayang kinuha ito ni Lily at umalis. Lumabas si Dexter sa sulok. "Lacey, pinagkatiwalaan mo ba talaga siya sa bidding proposal?" "Pinsan ko siya kaya naisip ko na hindi niya bubuluhin ang mga bagay-bagay." Sabi ni Lacey, napangiti si Dexter. "Sige, ang babaeng ito ay magaling sa lahat ng bagay. Ngunit siya ay masyadong mabait at mapagkakatiwalaan." Nagpa siya si Dexter na hayaan si Lacey na matuto ng ilang mga aralin tungkol sa puso ng tao upang maiwasan siyang magdusa ng mas malaking pagkalugi sa hinaharap. Samantala, pagkaalis ni Lily sa hilinggan ng bakal, kumuha siya ng lighter at sinunog ang mga panukalang bidding. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang panukala sa pagbid na ipinakita ni Jackson. Nais niyang iparating ang panukalang bidding na ito sa pamilyang Schneider bilang kay Lacey. Sa pagkakaalam niya,
Ang mga nilalaman sa loob ng mga panukala sa pagbid na ito ay pawang nakakainsulto sa pamilya Schneider. Kung babasahin ng mga Schneider ang panukalang bidding na ito, tiyak na magagalit sila at hahabulin si Lacey. M. Lacey, siguradong bubuluhin ka ng pamilya Schneider kahit hindi ko magawa. Masisira ka this time. Ang opisyal na pampublikong tender para sa Love in a Fallen City na proyekto ay ginanap sa Schneider Tower bilang naka-schedule sa susunod na araw. Ang pasukan ng gusali ay puno ng mga mararangyang sasakyan sa madaling araw. Ang mga kilalang tycoon mula sa buong Rivermouth ay nagtipon para sa kaganapan. Inaasahan ng lahat na malaman kung kaninong panukala sa pagbid ang maaaring manalo sa pamilya Schneider. Samantala, dumating si Lacey kasama si Dexter. Medyo low-key si Lacey kumpara sa ibang bidder na abala sa pakikipag-usap. Umupo siya sa isang sulok ng walang sinasabi na parang wala. Tanong ni Dexter, kinakabahan ka ba, Lacey? Nodding her head, Lacey replied, oo, lahat ng tao dito ay tinatalo tayo in terms of ability and financial resources. We are absolutely no match for them. Umiti ng mahina si Dexter. Don't worry, Lacey. I think your bidding proposal is very good. Kaya siguradong mananalo ka sa tender. Binigyan siya ni Lacey ng mapait na ngiti. Hindi sapat ang isang magandang panukalang bid. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Schneider ay hindi lamang magpapas siya batay sa panukalang bid kundi pati na rin ang lakas ng kumpanya sa kabuuan. You're here early, Lacey, nakangiting bati ni Lily sa kanila pagkalabas niya ng wala sa oras. Nang makita si Lily, nagulat si Lacey. Lily, paano ka nakapasok nang hindi kita pinapasok? Itinakda ng pamilyang Schneider na ang bawat kumpanya ay maaaring magpadala lamang ng dalawang kinatawan. Gayunpaman, ngayon, ang Lacey Steelmill ay may tatlong kinatawan dito kasama si Lily. Lily sneered, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Lacey, sinong nagsabing ikaw lang ang pwedeng kumuha sa akin? Sa pagkakataong ito, lumapit si Jackson sa kanila. Actually, pinapasok ko si Lily. Tanong ni Lacey na may pagtataka. Ikaw ang nagdala sa kanya. Bakit? Empleyado ko si Lily kaya bakit may pinapasok pa si Jackson maliban sa empleyado niya? Aray naman. Diretsong sinabi ni Jackson, empleyado si Lily ng kumpanya ko. Kaya syempre, I reserve the right to bring her in. Natigilan si Lacey, empleyado mo, how is that possible? Lily, hindi ka ba sumama sa akin kahapon? Proud na sabi ni Lily, working with you, can a clerical job for 4,000 a month keep me going? You are delusional. Ngayon ako ay empleyado ng Hamilton family. At ang sahod na inaalok nila sa akin ay mas mataas kaysa sa iyo. Kabanata 82, na may isang pilit na ngiti. Umiling si Lacey. Kalimutan mo na. Gawin mo lahat ng gusto mo. Simula ngayon. Bawal kang tumuntong sa hilaingan kong bakal. Natatakot ako na malapit mong mawala ang iyong hilaingan ng bakal. Sabi ni Lily. Tanong ni Lacey. Anong ibig mong sabihin? Jackson chimed in. Hayaan mo akong bigyan ng babala. Lacey, kung ang pamilya Schneider ay aaksyon laban sa iyo sa hinaharap, gayon din. At baka matulungan kita. Kung hindi, naghihintay ang pagkawasak. Kumunot ang noo ni Lacey. Bakit umaaksyon ang pamilya Schneider laban sa akin? Bigla siyang may naisip na namutla ang mukha. Damn it, Lily. May ginawa ka ba sa bidding proposal ko? Si Lily ay gumaganap na inosente. Anong mga bid? Hindi ko nakikita. Agad na sumabog sa galit si Lacey. Damn it, todo deny naman siya. Dapat may ginawa siya tungkol dito. He said through gritted teeth. Lily, why you are worse than a animal? Ano ang mapapala mo sa pagkabangkarote mo sa akin? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pang-iinis ni Lily. Jackson, balik na tayo sa mga upuan natin. Siguradong darating sila na magmamakaawa sa atin mamaya. Walang pakialam na sabi ni Jackson. I'll tell you one thing. Lacey, gaya ng sinabi ko noong nakaraan. Ipapapakasal kita sa akin sa loob ng 10 araw. Ika 10 araw na ngayon.
Mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung gusto mong patayin ang pamilya. Schneider or marry me? Biglang nagsalita si Dexter, na kanina pa tahimik. Isa lang din ang sasabihin ko sa iyo. Kung sakaling aksyonan ka ng pamilyang Schneider, pwede kang pumunta at magmakaawa sa amin. Siyempre, matatalo ako kung tutulong ako. Ikaw, pero, pa. Tumawa si Jackson. Nagmamakaawa. Nagmamakaawa at nagpapahiya sa sarili mo. Haha, what a joke. Let's go, Lily. Umalis si Jackson kasama si Lily. Namula si Lacey sa galit. Damn, Lily is so cruel. To think I trusted her so much. Tinapik siya ni Dexter sa balikat. Now that you've seen her true colors. Sana matuto ka sa kanya at sa susunod hindi na maging soft-hearted. Napabuntong hininga si Lacey. Let's go, Dexter. Wala na tayong pag-asa sa lamang na ito. Baka magalit pa tayo sa pamilya Schneider. A piece of advice. Never give up until the last moment. Who knows? Baka may milagrong mangyari. Hindi nakaimik si Lacey. Akala niya ang mga himala ay isang bagay na mahahanap natin kahit saan. Tama ba? Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Lacey na gusto niyang umalis. Ngunit pinilit ni Dexter na manatili at maghintay na mangyari ang magic. Kaya walang choice si Lacey kundi manatili. Siya ngayon ay halos mamatay sa pagkabalisa. Dahil wala siyang ideya kung anong uri ng panukala sa pagbidang iniharap ni Lily para sa kanya. Kukunin ba ng pamilya Schneider ang magulo na panukala sa pagbid na natanggap nila bilang tanda ng kawalang galang at galit? Sana, hindi masyadong lumayo si Lily. Gayunpaman, ang katotohanan ay si Lily ay walang awa. Pinalitan niya ang nilalaman ng kanyang panukala sa pagbid ng mga insulto sa pamilya Schneider. Hindi nagtagal ay dumating na ang MC sa stage. Pagkatapos ng maikling pambungad na pangungusap, bumaba siya sa negosyo. Next, let's welcome Mr. Evan Schneider of the Schneider family to Oakhart City. Hindi nagtagal ay tumahimik ang orihinal na maingay na bulwagan. Nakatingin ang lahat sa stage na naghihintay. Isang nasa katanghaliang bulang na lalaki na nakasuot ng suit ang umakyat sa rostrum sa sobrang gulat. Si Evan Schneider ang pinakamayamang tao sa Oakhart City at isang delegado sa People's Congress sa Rivermouth. Nagsimula siya sa simula at nagtayo ng isang business empire sa loob lamang ng ilang taon. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ng tagumpay ay naitala pa rin sa mga aklat-aralin. Habang itinuturing siya ng maraming negosyante bilang isang layunin sa buhay at isang alamat ng negosyo. Isang napakalakas na palakpak ang ibinigay sa maladyos na lalaking ito. Biglang ngumiti si Dexter, ang isang po na arbitraryo kung inilagay ay naging ganoon kataas. Ako ay namangha, kabanata 83, nilaibot ng mga mata ni Evan ang madla ng may autoridad. Sa wakas ay bumagsak ang tingin niya kay Dexter. May magalang na ekspresyon sa mukha niya. Bahagyang tumango si Dexter. Noon lang tumahimik si Evan at sinabing, "Love in the Fallen City is the most important project my family. And it has been registered as a major project supported by the city government. So, to participate in this project, you must have a ilang antas ng kakayahan. Ang panukala sa pagbid na iyong isinumite. At halos alam ko ang iyong mga kakayahan. Babasahin ko na ngayon ang isang listahan ng mga kumpanyang hindi karapat-dapat na lumahok sa proyektong ito dahil sa kanilang kasalukuyang mga kakayahan sa pananalapi. Para sa mga pinangalanan, mangyaring iwanan ang space." Pagkatapos nito, naglabas si Evan ng isang listahan at binasa ito ng malakas. May kabuuang 20 bidder at 12 ang nadiskwalipika sa isang iglap. Ang mga umalis ay nawalan ng pag-asa. Habang ang mga nanatili ay nagalak sa loob dahil nangangahulugan ito na sila ay kwalipikado na makipagtulungan sa pamilyang Schneider. Nakaka-disconcerting na wala si Lacey sa listahan. Paano magiging kwalipikado ang isang maliit na steel mill na makipagtulungan sa pamilyang Schneider? Maaaring may isang sitwasyon. Umisi si Jackson. Alam na alam niya kung bakit hindi pinaalis si Lacey. Tiyak na sinubukan ng mga Schneider na harapin si Lacey sa harap ng lahat upang magpakita ng halimbawa. Nagpatuloy si Evan. Maliban sa isa,
Ang natitirang 8 kumpanya ay lahat ay kwalipikadong makipagtulungan sa aking pamilya. Nanginginig si Lacey sa takot. Ang exception ay siguradong ako. Aaksyonan na talaga ako ng pamilya Schneider ngayon. Tumangala siya at nakitang nakatingin sa kanya si Jackson na may malamig na ngiti. Lalo siyang nakaramdam ng kilabot. Nagpatuloy si Evan sa pagsasabing, "Nasuri ko na ang iyong mga panukala sa pagbid. At ihahambing ko ang mga proyekto ayon sa mga marka. Ipapahayag ko na ngayon ang mga marka. Ang may hawak ng ikawalong pwesto ay ang pamilya ng Chambers mula sa Oakwood City. Na may markang 68. Ikapito ay ang Hunt Family mula sa City, Odenvale, Vale, na may score na 72. Di nagtagal, natapos na ni Evan ang pag-anunsyo ng mga marka para sa pangalawa hanggang sa ikawalong pwesto. Na may pinakamataas na marka sa 89 at pinakamababa sa 68. Ngayon, unang pwesto pa lang ang hindi pa inaanunsyo, habang 2 tao na lang ang nananatiling hindi pinangalanan. Sina Jackson at Lacey, naniniwala ang lahat na si Jackson ay magiging isang karapat dapat na numero 1. Habang si Lacey ay masisipa sa proyekto, napatingin ang lahat kay Jackson na nagtataka. Tuwang-tuwa si Jackson. Hindi niya inaasahan na mananalo talaga siya sa unang pwesto. Ang pamilya Hamilton ay uunlad. Samantala, tahimik na ibinaba ni Lacey ang kanyang ulo at naikuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga palad ay basang-basa sa pawis. Biglang hinawakan ni Dexter ang kamao ni Lacey. Trust me, magkakaroon ng milagro. Tumingin sa kanya si Lacey na may komplikadong ekspresyon. First place is, narinig na sabi ni Evan. Habang hinahabol ang hininga ng lahat, Lacey Hinton from Oakwood City. With a score of 100. Lacey Hint na may perpektong marka. Gulat na gulat ang lahat. Ang nanalo ay si Lacey, habang si Jackson ay wala pa sa listahan. Ang resultang ito ay nagulat at nabigla sa lahat hanggang sa kanilang kaibuturan. Nanlamig si Jackson sa pwesto. Paano kaya iyon? Paano ito posible? Paano ako matalo ni Lacey? Samantala, nakatitig si Lacey sa unahan habang nakadilat ang mga mata at may luha sa mga mata. Talagang nakakuha ako ng isang perpektong marka at isang karapat dapat na unang lugar. Nauna ako ng 11 points sa second place holder. Nangyayari ba talaga ito o isang ilusyon lamang? Umiiyak siya. Ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap at sakripisyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Patuloy ni Evan. Sa karagdagan, mayroon pa rin mga panukala sa pagbid na hindi napili. Kabanata 84. Itong iminungkahing alok ay kawili-wili. Ito ay walang iba kundi isang insulto sa pamilya Schneider. Medyo mayabang ang bidder na ito. I want to meet this arrogant brat if I have the chance. Sa puntong iyon, sinaman niya ng tingin si Jackson at naglakad palayo. Agad namang natigilan si Jackson sa takot. Bakit nakatingin sa akin si Evan Schneider? F asterisk. Akala niya ba ako ang antidote? Kinilig siya sa naisip. Pagkaalis ni Evan, pinalibutan ng lahat si Lacey at lumapit sa kanya. Sa bagay, umayag naman si Lacey sa bidding proposal. Kaya siya ang may kapangyarihan sa proyektong ito. Sa madaling salita, si Lacey ang magiging pinuno nila sa hinaharap. Siyempre, kailangan nilang hikayatin siya. Nakatingin noon si Lacey sa mga amo na ito ngunit ngayon ay nakitang lahat ng mga amo ay nagbabago ng kanilang ugali at bulak sa kanya ay talagang nambobola siya. Hindi may tago ang saya. Napaluha siya sa tuwa. Sa wakas ay maituturing siyang pantay. At sa katunayan, marahil ay nakahihigit sa iba. Hinawakan ni Dexter ang kamay ni Lacey at inakay siya palayo sa karamihan. Pagkatapos ay dinala siya kina Jackson at Lily. Umiti si Dexter, Lily. Maraming salamat sa tulong mo. Huwag kalimutang i-claim ang iyong reward pagkatapos mong bumalik. Pagkatapos nun, tumalikod na sila Dexter at Lacey at umalis. Nataranta si Lily. Gift. Anong ibig sabihin nito? Kit. Sinampal ni Jackson si Lily nang wala sa oras. Inakpe ni Lily Hinton ang kanyang mukha sa sakit at nagtanong. Jackson, bakit mo ako sinampal? 2 quarters. Fuck. Taksil ka. Galit na sigaw ni Jackson. What the hell are you talking about? Trotter ka.
Hindi ako. Binigyan siya ni Jackson ng nakakatakot na ngiti at sinabing, "How dare you talk back to me? I believe you have mistaken your bid proposal for one from the Hamilton family. Not only that, you even submitted it to the Schneider family. Ngayon ang pamilya Hamilton ay nasa malaking problema. Lahat ay dahil sa iyo. You just wait and see. Gagawin ko ang lahat para mapabagsak ang pamilya Hinton. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sabay tayong kumakain ng impyerno." Sa wakas ay naintindihan na ni Lily Hinton ang sinabi sa kanya ni Dexter bago siya umalis. "Malinaw na sinasabotahe ako ng bastos na iyon. Malinaw kong natatandaan na tahasan kong binanggit ang pangalan ni Lacey Hinton noong nagsumite ako ng panukalang bid. Paano ito magugulo ng pamilya Schneider? Malamang nagkamali si Jackson. Kung maghihiganti siya sa akin. Shitty. Nasa panganib ang lolo at tatay ko. Namutla ang mukha niya na parang kumot. Pagkaalis ni Jackson sa Schneider Tower, inilabas niya ang kanyang cellphone para tumawag sa telepono. Pumunta ka na at kunin si Adam Hinton at Jeremy Hinton para sa akin ngayon. F asterisk 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 G Beach. How dare she mess with me? I won't let her off that easily." Samantala, sa tirahan ng Hinton, gumawa ng hindi inaasahang hitsura sina Adam at Jeremy. Umupo sina Daniel at Hannah sa sopa. Mukhang hindi mapakali sa pagdating nila. Sinabi sa kanila na sinakta ni Lacey ang pamilya Schneider. Si Jackson na lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Nang may pananakot na tono, kiniling ni Adam kay Lacey na irehistro ang kasal niya kay Jackson ngayon. Sinabi rin niya na ang lahat sa pamilya Hinton ay masisira kapag hindi niya ito gagawin. Gayunpaman, ito ay isang mahirap na tawag para kina Daniel at Hannah. Si Lacey at Dexter ang perfect match. Paano nila hihilingin na maghiwalay ang dalawang lovebird? Inilalagay sila sa isang makitid na lugar. Nawala ng pasensya si Adam at binitukan ang sahig gamit ang kanyang mga tauhan. "Stop beating around the bush. Decide now before the Schneiders target both of you. Halika, dalhin mo ang rehistro ng bahay para merehistro ni Lacey ang kasal niya kay Jackson." Nakisali rin si Jeremy sa usapan na ngako si Jackson na hanggat pinakasalan siya ni Lacey ay hahayaan niyang maging bahagi ng pamilya Hamilton ang mga Hinton. Sa madaling salita, maaaring kunin ng pamilyang Hinton ang pagkakataong ito upang maging isang pangalawang rate na pamilya sa Oakwood City. Tingnan mo si Dexter Cruz. Isa lang siyang nabubuhay sa isang babae. Ano pa ang magagawa niya? Sa wakas, hindi na nakayanan ni Daniel. He spoke through gritted teeth. "Enough, you two. Lacey has a say in this matter. Not you two. Worst coming worst. We are leaving Oakwood City for good." Humuso si Jeremy, "The Schneider family are everywhere in Eurasia. Saan sa tingin mo tumakbo ka?" Naiinip si Adam, "Jeremy. Huwag kang mag-aksaya ng hininga sa pakikipag-usap sa kanila. Ako ang ama, at may sasabihin din ako sa bagay na ito. Pumunta ka at hanapin ang rehistro ng sambahayan. At ibigay ito kay Jackson para makapagpatuloy siya sa pagpaparehistro." Tumanggo si Jeremy bilang pagsang-ayon at hinanap ang rehistro ng bahay. Nabalot ng pagkabalisa si Hannah. At humakbang siya para pigilan sila. Tinulak siya ni Jeremy palayo, "Umalis ka nga sa harapan ko." Itinulak siya ni Jeremy kaya bumagsak siya sa sahig at hindi na makatayo. Pumalaklak si Hannah at Daniel. "Ano pang hinihintay mo? Pigilan mo siya dyan." Humakbang si Daniel para pigilan din sila. Gayunpaman, nagsimulang gumamit si Jeremy ng karahasan laban sa kanila. Sa sobrang galit ni Adam ay patuloy niyang hinampas si Daniel ng kanyang stick. Nagkagulo ang sala. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Isang masakit na boses ang umalingaungaw mula sa kabilang panig ng pinto. "Buksan mo na ang damn door ngayon." Nang marinig ang tunog, natulala sina Daniel at Hannah. "Shit, nahanap na tayo ng mga Schneider." Kabanata 85, nagmura si Adam sa mahinang boses. "Jeremy, tawagan mo agad si Jackson. Kilingin mo sa kanya. Putok, bago niya matapos ang kanyang pangungusap." Pumukas ang pinto ng kwarto nang pumasok ang dalawang matipunong lalaki. Jeremy quickly disassociated himself from Daniel and Hannah. "Wala akong kinalaman dito.
Sila ang mga magulang ni Lacey Hinton. Hindi kami. Kunin mo sila kung gusto mo. Natigilan ang isa sa matipunong lalaki. Lacey Hinton. Sino siya? Biglang tumunog ang cellphone ni Jeremy. Ito ay isang tawag mula kay Lily Hinton. Agad na kinuha ni Jeremy ang phone, Lily. Bilisan mo. Kunin mo si Jackson para sa akin. Wala kaming kasalanan. Lily screamed at the top of her lungs over the phone. Dad, Ron, Jackson wants to get you both. Ano? Nagulat sina Adam at Jeremy. Isa pang matipunong lalaki ang malamig na tumingin kay Jeremy at nagtanong. Kayo pala dalawa, sina Adam Hinton at Jeremy Hinton. Tama, matapang talaga kayong dalawa. How dare you to make fun of Mr. Hamilton? I'm afraid you two should go with me now. Nataranta si Jeremy, may hindi pagkakaunawaan. Si Mr. Hamilton is actually son-in-law ko. Bam! Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, napatumba sila ng matipunong lalaki sa isang suntok. Maya-maya, dinala sina Adam at Jeremy. Tumayo si Daniel at Hannah sa kinaroroonan nila at gulat na napatingin sa isa't isa. Ano ang nangyayari? Maya-maya, bumalik sa bahay sina Dexter at Lacey Hinton. Panik na naglakad si Daniel papunta sa kanila at Dexter. Something's wrong. Dinala ni Jackson si Lolo at si Uncle Jeremy. Please, please save them. Si Dexter ay hindi mahahalata na naging backbone ng pamilya. Sa tuwing may problema sina Daniel at Hannah, humihingi sila ng tulong sa kanya. Sandaling nag-isip sina Dexter at Lacey at nagkaroon ng magaspang na ideya sa sitwasyon. Tanong ni Dexter, Mom, Dad, sure ka bang gusto mong iligtas sina Lolo at Tio Jeremy pagkatapos ng ginawa nila sayo? Napabuntong hininga si Daniel, ano pa bang magagawa ko? Sila naman ang tatay at mga kapatid ko. Hindi tayo maaaring maging kasing cold-blooded ng dalawang iyon. Ano sa tingin mo? Dexter. Tumingin si Dexter kay Hannah para sa kanyang opinion, Mom, what do you think? Sagot ni Hannah, Dexter, bakit hindi mo sinabi sa amin kung ano ba talaga ang nangyari? Sinabi sa amin ni na Daniel at Jeremy na sinaktan ninyo ni Lacey ang mga Hamilton. Gusto nilang mag-hayanti sa inyong dalawa. Pero bakit sa halip ay kinuha sila ni Jackson? Umupo si Dexter bago siya nagpaliwanag sa kanila, it was all part of their conspiracy to have Lily join the steel factory. It was a trap set by Grandpa and Uncle Jeremy. Si Lily ang nagpalit ng bid ni Lacey. Ginawa niya ang pamilyang Schneider ng isang nakakainsultong alok at nagkunwaring galing kay Lacey. Hindi nakakagulat na ang pamilya Schneider ay galit na galit tungkol dito. Hindi nila alam na handa akong mangyari ang lahat ng ito. Rihim akong kumuha ng video ni Lily na inilipat ang panukala sa pagbid at ipinadala ito sa pamilya Schneider. Pahalagahan ng pamilyang Schneider ang tiwala at katapatan. Kung alam nila na ang pamilyang Hamilton ay hindi na magtatagal, hindi nagugustuhin ang pamilyang Schneider na makipagnegosyo muli sa kanila. Too bad Jackson didn't know that I was the one who reports to the Schneider family and expose him. Akala niya ang lolo niya at si Uncle Jeremy ang nagtaksil sa kanya. Kaya inilabas niya ang galit niya sa kanila. Nagalit ang mga Hinton matapos marinig ang kwento. Sobra. Hindi ko akalain na magiging ganito kalupit sila. Bakit niya gagawin yun sa sarili niyang apo? Ano ang iniisip niya? Tanong ni Dexter, so what do you think? Gusto mo pa bang iligtas ko sila? Mukhang problemado si Daniel at nanatiling tahimik. Huminga ng malalim si Hannah at sinabing, I think we should save them kasi tatay at kapatid pa rin sila ni Daniel. Kung hindi, may magsasalita sa likod natin. Ngunit hindi natin sila ililigtas ngayon. Magagawa natin ito mamayang gabi o bukas. Napakasama nila sa amin. At kailangan naming bayaran sila sa sarili nilang barya. Ano sa tingin mo, Daniel? Tumanggol tango si Daniel. Oo, may sense ang sinabi mo. Lacey looked at Dexter gratefully and said, Dexter, salamat sa lahat. Kung talagang iniisip ng pamilyang Schneider na ako ang naghain ng insultong panukala sa bidding, ang pamilya natin ay mapapahamak. Sagot ni Dexter, I was just doing my part as a husband. You don't have to thank me. Inosenteng ipinikit ni Lacey ang kanyang kumikinang na mga mata at nagtanong.
Is it really as simple as you say? Kung gayon, bakit ako nakakuha ng perpektong marka para sa aking panukalang din? Sagot ni Dexter, huwag mong kalimutan na tayo ay isang team. Mayroon akong responsibilidad at obligasyon na tulungan kang baguhin ang iyong mga panukala sa bidding. We put a lot of effort in that bidding proposal. So I'm not surprised na nakakuha kami ng perfect score. Nag-alinlangan si Lacey talaga. So marunong kang sumulat ng bid proposal. Saka bakit hindi mo ako isulat ngayon? Kabanata 86. Napahiya si Dexter. Hindi niya alam kung paano ito isulat. Sigurado iyon. Nang maramdaman ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa, dinasag ni Hannah ang katahimikan. Dexter, niligtas mo ang buhay namin. Para ipakita ang pagpapahalaga namin. Magluluto ako ng masasarap na ulam para sa iyo. Salamat ina. Umiti si Hannah, huwag mong sabihin yan. Total pamilya naman tayo. Sinenyasan niya si Daniel na pumunta sa kusina kasama niya. Daniel muttered under his breath, I don't think it's that simple. What do you think? Tumanggo si Hannah, syempre hindi. Kahit na ibunyag ni Dexter sa mga Schneider na ang mga Hamilton ang nagpalit ng mga panukala sa bidding. Hinding-hindi makakakuha ng perfect score si Lacey para dito. Kung tutuusin, small-scale factory lang naman ang steel mill niya. It doesn't make sense for him to get a perfect score. Malalim ang iniisip ni Daniel at nagtanong, sa tingin mo ba ay may kilala si Dexter mula sa pamilya Schneider? Sumagot si Hannah, yeah, I guess so. Paano kung subukan mong tingnan kung makakakuha ka ng ilang impormasyon mula sa kanya? Mukhang problemado si Daniel, paano ko gagawin iyon kung ayaw niyang makipagtulungan? What about you? Baka pwede mo siyang tawagan. Sabi ni Hannah, well, it will be much easier if you talk to him face to face. Paano kung lasingin mo siya mamaya? Umayag naman si Daniel, good idea. Tsaka may bote tayo ng maltay sa bahay natin. Pwede natin ilabas at ihain sa kanya. Hindi nagtagal. Isang masaganang pagkain ang inihain. Inilabas ni Daniel ang isang mahalagang bote ng maltay at sinabing Dexter. Uminom tayo. Hindi masyadong natuwa si Lacey. Dad, huwag mo naman masyadong painumin si Dexter. Siguro pinakiusapan namin ng pamilyang Schneider si Dexter na magkita kami mamaya para sa isang talakayan sa kontrata. At hindi maganda para sa kanila na makita siyang lasing. Daniel reassured Lacey, don't worry. I won't let her drink too much. Sinabi ni Lacey kay Dexter. Dexter, masarap uminom ang tatay ko. Siya ay may mataas na tolerance sa alcohol at bihirang malasing. Huwag mo siyang haminin tungkol sa kanyang alcohol tolerance. Okay, huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ako umiinom tulad ng iyong ama. Alam ko ang gagawin. Kagad naman nilang ikinawit ang kanilang baso at masayang uminom. Makalipas ang kalahating oras, kasing lasing ng isang skunk si Daniel. Hindi man lang siya makatayo ng maayos. Dexter, kilala ako sa pagiging loyal. Matapang at maparaan noong bata pa ako. Mayroon pa akong 7 o 8 lalaki na mayroon ako noong kapanahunan ko. Nakakahiya na ang makamundong buhay ang sumakit sa akin. Ang biyanan mo ay laging nangungulit kung gaano ako kawalang silbi ngayon. Pero sa kaibuturan ko, alam kong nilunok ko ang aking pride at naghihintay lang ng pagkakataon na sumikat. Ngayong nandito ka, pakiramdam ko bata na naman ako. Hindi man lang mukhang umiinom si Dexter at mahina kong sinabi, Dad. You're not that old yet. I believe you will achieve great things in life. Hindi ko naisip na makamit ang anumang mahusay. Ngunit nais kong mag-set up ng sarili kong klinika. Hindi magiging problema yan. Mabibigyan ka namin ni Lacey ng payo. Magagawa natin ta. Hindi alam ni Hannah kung maiyak ba siya o matatawa. Gaano katanga? I asked you to get information out of Dexter. But you poured your heart out to him. Well, ano ngayon? Ikaw ay lasing bilang isang skunk habang si Dexter ay matino bilang isang hukom. Para kay Lacey, isang hangin ang mapanglo ang bumalot sa kanya. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Itay sa dilim at katahimikan. Hindi siya kailanman nagtapat sa sinuman. Ngunit ngayon ay ibinuhos niya ang kanyang puso kay Dexter tungkol sa tunay niyang naramdaman sa loob ng maraming taon.
Mukhang may talent si Dexter. Naiirita na si Hannah sa tili ni Daniel. At sinabi niyang, Daniel, masyado ka na yata nainom. Bumalik na tayo sa kwarto mo at magpahinga. Pinigilan ni Dexter si Hannah, it's okay. Mom, hindi madali para kay Dad na suportahan ang pamilya. He's under tremendous pressure. And it would feel better if he got it off his chest. Tumulo ang luha ni Daniel sa kanyang mga mata. You and I really hit it off. I know I can always count on you. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ng mga Schneider si Lacey. Inimbitahan nila siya sa tirahan ng Schneider para sa mga talakayan sa kontrata. Sinabi ni Lacey kay Dexter na oras na para umalis. Natuwa naman si Daniel sa maliit na usapan nila ni Dexter pero ayaw din niyang abutin ang oras nila. Dexter, don't worry about it. Sige na, ituloy na natin ang pag-inom pagkatapos mo. Sagot ni Dexter, sure dad. See you later. Tapos pwede na tayong uminom ng lahat ng gusto natin. Pagkalabas na pagkalabas ni Dexter ng bahay. Kumiga si Daniel sa couch at nagsimulang magsalita ng lasing na itong bata. Nakakainom talaga. Kung mas bata lang ako. Isinuot ni Hannah ang kumot kay Daniel habang tahimik niyang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin na stress ka? Calm. Kasalanan ko. All this time masyado akong naging harsh sa'yo. Well, look on the bright side. I'm so glad na maaasahan natin si Dexter ngayon. Hindi mo na kailangang magsumikap pa. Kabanata 87. Sa loob ng basement ng Hamilton Construction. Sina Adam at Jeremy ay nakatali sa mga upuan na may mga sugat at pasa sa buong katawan. Umupo si Jackson sa tapat nila habang nakangisi. May hawak siyang letigo na may bahid ng dugo sa kanyang kamay. Keith, walang awang hinampes niya si Jeremy gamit ang mahabang letigo nito sabay sumpa dito. Bastards, how dare you to make fun of me? Hindi ko kayo papakawala ng madali. Ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang ay tumama kina Adam at Jeremy. Hindi nila akalain na ang Jackson na pinakapinagkakatiwalaan nila. Ay pretuhin sila ng napakabisyo at walang awa. Mahina na ibinuka ni Adam ang kanyang bibig at sinabing, Master Hamilton, baka may hindi pagkakaunawaan. Hindi ka namin niloko. Ginawa ni Dexter. Enough. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? May konkretong ebidensya na nagmumungkahi na sina Adam at Jeremy ang nakipagsabwatan kay Dexter laban sa kanya. Maging ang mga Schneider ay hindi naiintindihan ang mga Hamilton. Hindi na niya muling pagtitiwalaan sina Adam at Jeremy Hinton. Nang makitang hahagupitin na naman siya ni Jackson. Napasigaw siya ng galit. Stop it. Mr. Hamilton, haayusin kita. You can use us as a bargaining chip and threaten Lacey. That way she'll admit the insulting offer was from her. Jackson sneered, don't flatter yourselves. Do you really think that could work? Nakalimutan mo na ba ang pakikitungo niyong dalawa kay Lacey noon? Malamang hinihiling niya na patay ka na ngayon. Ano ang iniisip mong tutulungan kanya? At saka, wala akong narinig mula sa kanila. Naniniwala akong sumuko na sila sa iyo. Naghinting ang mga ngiping nagsalita si Adam Bastard. Ako ang lolo niya. Paano niya nagawa sa atin iyon? Kung ganoon ang kaso, hindi ako magiging madali sa kanya. Mr. Hamilton, alam ko kung sino ang makakatulong sa atin. Sabihin mo sa akin, si Lacey ay may isang banal na kapatid na babae na nagngangalang Don Castaneda. Kahit na hindi sila magkadugo, sila ay parang tunay na magkapatid. Kung kahi ni Adam, maaari mong gamitin si Don bilang bargaining chip para takutin si Lacey. Saglit na natigilan si Jackson. Don Castaneda, parang pamilyar sa akin ang pangalan na iyon. Oh yeah, may bagong salesperson na nag-report sa trabaho ilang araw na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Don Castaneda. Nagmamadali niyang kinuha ang phone niya at ipinakita sa kanila ang litrato ni Don. Siya ba ito? Nagulat si Adam. Yup. That's it. Bakit may picture ka niyan? Siyempre nasa akin siya. Siya ang aking bagong empleyado. Sabi ni Jackson. Ang Don ay tunay na kagandahan. Si Jackson ay may hindi naaangkop na pag-iisip sa kanya habang nakatingin ito sa kanya. Sa wakas, dumating ang pagkakataon.
Nag-aalab ang apoy ng pagsinta sa kanyang tiyan. Itinapon niya ang kanyang letigo at naglakad palabas ng piitan. Sabay kuha ng phone niya at tinawagan ang secretary niya. Bring Don Castaneda to my office. Maya-maya, sinalubong siya ni Don sa basement. Nalilito siya kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng kanyang amo. Bagong recruit pa lang siya. Nilock ni Jackson ang pinto mula sa loob at tinignan siya ng masama. Kilala mo ba si Lacey? Sumagot si Don. Oo, kilala ko siya. Lalong nakakatakot ang ngiti ni Jackson. That's good. Kung hindi ko makuha si Lacey, you would be the perfect choice too. Nang marinig niya ang sinabi ni Jackson, natigilan siya. Mr. Hamilton, ano ang ibig mong sabihin? Humiti ng masama si Jackson, tanggalin mo yung damit mo at bumaba ka sa akin. Namutla agad ang mukha ni Don. Scram you pervert. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, tumalikod siya, gustong umalis sa lugar. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Jackson. Mabilis siyang sumugod sa kanya. Kabanata 88, napasigaw si Don sa takot. Mabilis niyang kinuha ang fruit knife sa mesa at idiniin sa leeg niya. Please huwag kang lalapit sa akin. Papatayin ko sarili ko pag ginawa mo. Pagkatapos, bahagyang nilaslas niya ang leeg nito gamit ang kutsilyo bilang babala. Nang makita iyon, kuminto si Jackson sa kalagitnaan. Hindi pa siya handang makita ang mga patay sa harapan niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Dahan-dahan lang, nilabas niya ang cellphone niya at dinial ang number ni Lacey. Samantala, naghihintay sina Lacey at Dexter sa conference room ng pamilya Schneider para sa pagdating ni Evan Schneider. Nagulat si Lacey nang makitang tinatawag siya ni Jackson. Gayunpaman, sinagot niya ang tawag. Nasaan ka na ngayon? Tanong ni Jackson. Sa Schneider Family Conference Room. Sagot ni Lacey. Good. You have two choices now. Number one, sign the contract with the Schneider family. And Don Castaneda will die. Number two, aminin mo na sa'yo ang insultong offer proposal. At hahayaan ko na si Don Castaneda. Ano? Napatalon si Lacey sa takot. Don, anong ginawa mo sa kanya? Sagot ni Jackson. Huwag kang mag-alala. Buhay pa siya, pero hindi ko masisiguro kung mabubuhay pa siya bukas. Tapos, bigla niyang ibinaba ang telepono. Laking gulat ni Lacey at bumagsak sa sahig. Nagulat din si Dexter. Mabilis niyang hinawakan si Lacey at tinanong. Anong nangyari? Lacey, nagsimulang mouthall si Lacey, bilis. Bilis, pumunta sa Hamiltons at iligtas si Donnie. May Donnie si Jackson. Ano? Isang flash ng pagpatay ang bumungad sa mga mata ni Dexter. Humingi ba si Jackson ng kamatayan? Inalaw niya si Lacey at sinabing, don't worry, ilalabas ko si Donnie. I promise you na magiging okay siya. Huminga ng malalim si Lacey at sinabing, I'll go with you. Sagot ni Dexter, hindi. Dito ka na lang maghintay. Hindi ba't pinipilit ka ni Jackson na aminin na sa'yo galing ang mapang insultong offer? Diba? Tapos, you can try to buy time by pretending to agree to his terms. Give me half an hour. I promise to bring Donnie back to you safely. Huminga ng malalim si Lacey at sinubukang pakalmehan ang sarili kumalma. Mukhang ang pinakamahusay na solusyon para sa ngayon. Tumango siya, Dexter. Please return him safely. Tumango si Dexter at lumabas ng Schneider House. Pagkasakay niya sa kotse, tinawagan niya si Lone Wolf. Lone Wolf, isama mo ang sandatahang lakas. Pupunta tayo sa Hamilton House sa Oakhart City. Ang laro ay isinasagawa. Sumagot si Lone Wolf. Oh my! Umalis si Dexter sakay ng kanyang sasakyan at hindi nagtagal ay dumating sa Hamilton Construction. Inarang siya ng dalawang security guard sa entrance. Umalis ka na. No outsiders allowed. Sinuntok sila ni Dexter sa mukha. Natigilan ang mga security guard sa kanyang mabilis na sunto. Bumagsak sila sa lupa habang lumalabas ang dugo sa kanilang mga bibig. Walang makakapigil sa akin. Naglalakad si Dexter sa loob ng building. Sa kabila ng sakit, inilabas ng mga security guard ang kanilang mga walkie-talkie. Mr. Hamilton, nandito si Dexter. May dala ba siyang kasama? Tanong ni Jackson. Sumagot ang security guard.
Hindi. Pumunta siya dito mag-isa. Humisi si Jackson. Good. Let him in. Panahon na para ayusin ang ilang lumang mga marka. Lahat ng mga security guard ay dapat magtipon kaagad sa aking opisina. Hindi nagtagal ay nakarating si Dexter sa 10th palapag ng gusali ng walang aberya. Alam ni Dexter na ang daya ni Jackson. Gayunpaman, si Dexter ay isang veterano ng militar. Wala siyang pakialam sa anumang pakulo ni Jackson. Uto, sinipa niya ang pinto ng opisina at dirdiretsyong naglakad. Napatulala siya sa nakita niyang nasa harapan niya. May hawak na fruit knife si Don at idiniin ito sa kanyang leeg. May bahid ng dugo mula sa kanyang leeg ang kwelyo ng kanyang shirt. Namumutla siya na para bang hihimatayin siya anumang oras. Si Jackson at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo sa tabi niya. Nakatingin kay Dexter na parang nag-aagaw na tigre. Nawala ng pag-asa si Don nang makita niyang naglalakad si Dexter sa silid na mag-isa. Paano niya kayang ibagsak ang mga tauhan ni Jackson nang mag-isa? Bro-in-law, umalis ka na dito. Tumulo ang luha ni Don sa sinabi nito. Hindi pinansin ni Dexter ang babala at dire-diretsyong naglakad patungo kay Don. Don't worry, Donnie. Hindi mawawala ng kabuluhan ang dugo mo. Kabanata 89. Sumigaw si Don. Umalis ka na rito. Hinding-hindi mo sila matatalo. Leave me alone. Ayokong malagay ka sa gulo. Umiiyak si Don. Si Jackson ay may masamang ngiti sa kanyang mukha habang sinenyasan ang kanyang mga tauhan na harangan ang pinto. Sa tingin mo kaya mong iwan ang gusaling ito ng walang pinsala? Ang tanging pagpipilian mo ay tumalon sa bintana. Hindi pinansin ni Dexter si Jackson at kinuha ang kutsilyo kay Don. Pagkatapos ay naglagay siya ng pilak na karayom sa kanyang leeg upang pigilan ang pagdurugo. Sunod niyang inilipat ang bench at pinaupo si Don dito. Don, umupo ka at magsaya sa palabas. Isang araw ay babangon ang dragon. At ang ilog ay agos pabalik. Isang araw ang tigre ay babalik sa bundok. At kalahati ng langit ay mabahira ng dubo. Tatalo ko sila at ipapakita ko sa kanila kung paano nagawa ang tagumpay. Ako ang bayaw mo. May ibig sabihin iyon. Nagtaas ng ulo si Don sa pagtataka. Ipapakita ba ng misteryosong lalaking ito ang kanyang tunay na kulay ngayon? Ano ang magagawa ng lalaking ito? Magagawa ba niyang talunin silang lahat? Umisi si Jackson. Nakakaalam ng lahat. Mga anak, kulihin niyo na siya. Pugbugin natin siya. At tingnan niya kung paano ako natulog sa kanyang asawa at hipag. Lahat ng musclemen ay umaatake kay Dexter. Mahigpit na hinawakan ni Dexter ang kutsilyo at dahan-dahang lumingon. Mukhang napakalmado. Kaya lang, naawa ako dito sa imported wool rug. Tila nalilito. Lahat ay nagtaka kung ano ang kinalaman nito sa carpet. Naguguluhang nakatingin sa likod niya si Don. Medyo pamilyar sa kanya ang figure nito na para bang nakita niya ito sa ibang lugar. Sa wakas ay ginalaw ni Dexter ang kanyang katawan habang papalapit sa kanya ang mga lalaki. Ibinato niya sa kanila ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ng eksaktong 5 segundo, iniligpit ni Dexter ang kutsilyo. Tinapos na niya ang kaguluhan at nanatiling tahimik. Para naman sa mga matipunong lalaking ito, tumindig sila na para bang natulala at naging mga status. Pagkatapos ay tulala silang tumingin sa kanilang mga braso habang ang kanilang mga braso ay bumagsak sa sahig. Agad na umagos ang dugo mula sa kanilang mga braso at nabahira ng wool carpet. Sayang ang mga alpombra sa lana. Arg! Ang matipunong mga tao sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan at bumagsak sa sahig. Napahawak sila sa mga bali nilang braso at napasigaw sa sakit. Diablo! Ngayon lang ba tayo nagkakilala ng demonyo? Sa loob lang ng 5 segundo, tinutol na niya lahat ng braso namin. Isa siyang demonyo. Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang tao? Biglang umihi si Jackson sa takot. Nablangko ang isip niya at nakaramdam siya ng kakapusa ng hininga habang umaalingasaw ang amoy ng dugo sa silid. Napagtanto niya na napasok niya ang kanyang sarili sa malalim na gulo. Isinandal niya ang likod sa dingding at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Demonyo! Demonyo! Bago pa man siya makalapit sa pinto ay may narinig siyang malakas na tunog. Isang bala ang dumaan sa bintana at tumama sa kanyang hita.
Ang kanyang mga paa ay naging isang masa ng duguan na laman. Isang bala. Saan nang galing ang mga bala? Saglit na pinawi ng kanyang takot ang kanyang sakit. Tumingin siya sa bintana sa takot. Mayroong apat na helicopter ng militar na nananatili sa labas ng bintana. Habang bumababa ang hagdan ng Luben, 12-12 ng mga sundalo na may kargadong baril ang sumambulat sa mga bintana. Mag-freeze. Lumuhod ka at ilagay ang iyong mga kamay sa iyong ulo. Bago bumalik sa katinoan ang lahat ng biglang bumukas ang pinto ng opisina. Three quarters. Pumasok ang mga lalaking naka-uniforme ng camouflage. Na puno ng opisina. Freeze. Don't move. Kung hindi, lahat kayo ay mapatay. Nandito na ang mga sundalo. Ano? Bakit naka-alerto ang hukbo? Ang bawat isa ay nasa bingit ng pagkasira ng nerbiyos. Nakahiga sila sa sahig at hindi naglakas loob na gumalaw. Hindi mapigil ang umiyak si Jackson Dexter. Pasensya na. Iyuyuko ako sa'yo. Please save my life. Please. Iligtas ang iyong buhay. Umupo si Dexter at nilinis ang sugat sa leeg ni Don. Nasentensyahan ka ng kamatayan ng ipatong mo ang iyong mga kamay sa mga kapamilya ko. Lumapit si Lone Wolf kay Dexter at sumaludo sa kanya, "Sorry, Great Marshall. I'm late." Dakilang Marshall. Natigilan ang lahat ng marinig nilang tinawag ni Lone Wolf si Dexter na Great Marshall. Ang tao sa harap natin ay ang Great Marshall. Ang hindi magagapi na War God. Isa siyang alamat. Mayroon ba talaga tayong lakas ng loob na saktan siya? Malaki ang gulo namin. Nalaglag ang panga ni Don sa gulat. Ang Besurero ay talagang ang Great Marshall. Ito ay napaka-cool. Arcangel Marshall. Ang buong gusali ay nasa ilalim ng aming kontrol. Mangyaring sabihin sa amin kung ano ang susunod na gagawin. Iniulat ni Lone Wolf. Kabanata siyam na po. Kiniblot ni Dexter ang Lone Wolf na baril at inihagi sa drawer ng desk ng opisina. Si Jackson Hamilton ay pinaghihinala ang nagnakaw ng mga armas at hahatulan ng korte militar. Pag nanakaw ng armas, hukumang militar, mas malala pa yan sa death penalty. Pagkatapos ng lahat, para sa parusang kamatayan, ang isang hurado ay maaari lamang magsampa ng mga kaso laban sa mga individual. Kung tungkol sa mga kaso ng korte na hinahawakan sa mga korte ng militar, ang pag-uukom ay kasangkot sa buong pamilya. Napasigaw si Jackson at nahimite sa takot. Natanggap sabi ng Lonely Wolf. Matapos matanggap ang utos, abala ang mga armadong sundalo sa paghuli ng mga kriminal at pagkuha ng mga ebidensya. Tinulungan ni Dexter si Don na baluutan ang sugat niya at tinanong, kaya mo bang maglakad mag-isa? Sabi ni Don, ha, ako, nahihilo na ako, hindi ako makalakad ng maayos. Bro-in-law, pwede mo ba akong yakapin? Niyakap ni Don ang leeg ni Dexter habang nagsasalita. Walang choice si Dexter kundi buhatin siya. Napakagaan niya. Samandal si Don kay Dexter na may bahid ng luha sa mukha. Ano ang pakiramdam na maging malapit sa iyong idolo? Ito ay hindi mailalarawan. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang dibdib sa sobrang lakas ng kabog. Pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi ngayon. Ang buong gusali ay puno ng mga sundalo. Habang naglalakad si Dexter, pinati siya ng bawat sundalo. Grand Marshal. Ito ang pinakamataas na karangalan. Pagbaba niya sa unang palapag, nakarinig siya ng malakas na ingay mula sa basement. Noon lang niya naalala na nasa basement pa pala sina Adam at Jeremy. Pumasok siya sa basement at sinipa ang pinto. Mabilis na lumabas ng basement sina Adam at Jeremy. Sumabog ang galit ni Adam nang tumingin siya kay Dexter, basura ka. What took you so long? Sinaway din siya ni Jeremy, M. Anong ginawa mo para hindi maintindihan si Jackson? Sinulyapan sila ni Dexter ng masama, don't you dare mess with my family members again. Kung hindi, kaantong kayong dalawa ni Jackson. Namula ang leeg ni Adam dahil sa galit na namumuo sa loob niya. How dare you? Paano mo kakausapin ang isang matandang ganito? Sino ka sa tingin mo? Anong barbaric na tao? Hindi ko alam kung paano na in love si Lacey sa'yo. Napabuntong hininga si Don. Ikaw ang ganin. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa iyong tagapagligtas ng buhay? Nakakalungkot na ipinanganak si Lacey sa pamilya mo.
Lalo lang nagalit si Adam sa sinabi ni Don. Shut the fuck up, you little bastard. I don't need you to teach me what to do. Let's go. Don't waste your breath on them, sabi ni Dexter kay Don. Tumanggo si Don at masunuring sumunod kay Dexter. Naglakad sina Adam at Jeremy palabas ng basement na minumura ang kanilang kasawian. Pagdating nila sa unang palapag, tulala sila, sundalo, sinakop ng mga sundalong may kargadong barilang buong gusali. Anong nangyari? Samantala, may bumababa sa hagdan. Nabigla si Adam at Jeremy sa kamatayan nang makita nila kung paano dinala ng mga sundalo si Jackson. Walang nakakaalam kung siya ay nahimite o patay na. Tumulo ang dugo niya sa buong kalsada. Sino ang nasaktan ng gusto kay Jackson? Natahimik sina Adam at Jeremy. Pagkaalis ni Dexter sa Hamilton Construction, tinawagan niya si Lacey para i-update siya sa kanyang status. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lacey nang malaman na ligtas at maayos si Don. Donnie, dumiretso ka na sa bahay. Huwag ka nang tumambay. Natatakot akong buluhin ka na naman ni Jackson. Huwag kang mag-alala. Saglit mong hindi makikita si Jackson. Sagot ni Don. Gate ni Lacey. Better to be safe than sorry. Walang ideya si Lacey na naalis na si Jackson. Sige, gagawin ko kalahating pusong sagot ni Don at ibinaba ang tawag. Tapos, curious na tumingin siya kay Dexter. Hindi komportable si Dexter mula sa mga titig at nagtanong. Ano ang tinitingnan mo? Sumagot si Don. Dexter, hindi ko akalain na magiging maalamat kang Great Marshal. Actually, ikaw ang idol ko. Parang panaginip ang pagiging malapit sa kanyang idolo. Nagkibit-balikat si Dexter. Hindi naman big deal. Patuloy ni Don, Dexter. Since you are such a great person, why don't you tell Lacey your identity? Sumakit ang ulo ni Dexter habang dinadala niya ang paksang ito, well. Hindi talaga gusto ng kapatid mo ang Grand Marshal. Bakit? Tanong ni Don. Sa tingin niya ang Grand Marshal at siya ay magkasalungat. Sagot ni Dexter. Oh, tumanggo si Don. Pagpapatuloy ni Dexter ay oo nga pala. Huwag mong sasabihin sa kapatid mo ang tunay kong pagkatao. Kung hindi ay makikipaghiwalay siya sa akin. I'm still looking for a way to tell him the truth. Well, when the time is right, I'll tell him my true identity. Tulala na sagot ni Don. Oh, ibinaba niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Mukhang malalim ang iniisip niya.